Magandang magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon! Yes, baby! We can get results! Mula po sangka ng mga public servant at ngayon ay nagnanais na sundan ang iapak ng kaniyang tiyuhin at pinsan. Nagtapos ng Master of Laws sa prestigyosong Harvard University. Pero sa halip na palawigin ang karera sa pagiging dekalibreng abogado, mas dinais niya ngayon na pasukin ang magulong mundo ng politika. Ano-ano ba ang mga batas na nais niyang maisulong kung sakaling manalo siya sa eleksyon? At ano kaya ang maaaring itulong ng isang Harvard Law graduate sa probinsya ng Rizal? Bago po natin siyang kausapin, panoorin niyo muna ito. Si Atty. Juan Fidel Felipe Nograles, pamangkin ni dating House Speaker at Davao City Representative Prospero Nograles. Siya ay nagtapos ng Master of Laws sa Harvard University sa Estados Unidos noong taong 2016. Ngunit bago pumasok sa naturang prestigyosong universidad, nagtrabaho muna siya sa isang law firm at naitalagang court attorney ni former Supreme Court Associate Justice Martin Villarama Jr. Sa kasalukuyan, ang 32 anyos na abogado ay isa ring law professor sa De La Salle University. Sa halip na gamitin ang pinag-aralan upang magpayaman, mas ninais umano ni Nograles na maglingkod sa kanyang mga kababayan sa kanyang hometown sa Rizal. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng legal assistance sa mga mahihirap. Partikular na tinututukan ni Atty. Nograles ang mga kasong may kinalaman sa land grabbing, family disputes at domestic violence. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kapwa abogado, law students at maging sa mga miyembro ng iba't ibang legal organizations para maitaguyod ang kanyang pro-poor programs. Ang pagtulong sa mga nangangailangan ang isa sa mga nagtulak sa kanya upang magpa siya na tumakbong kongresista sa 2nd distrito ng lalawigan. Ano-ano ba ang mga proyekto na isusulong niya sakaling siya ay manalo? Mayroon na ba siyang mga panukalang programa para maibsan ang sinasabing kahirapan na nararanasan ng kanyang mga kababayan sa 2nd distrito? Magagawa kayang manalo ng baguhang politiko sa puso ng mga Rizalenyo? Let's welcome to the program Rizal 2nd District Congressional Candidate, Attorney Juan Fidel Nograles. Attorney. Thank you so much sa pagpapaunlak. Kagaya ho ng aming pinag-aanyaya sa inyo, ito po ay para mabigyan ng daan ang ilan sa atin pong mga kumakandidato ngayon na inyong makilala at malaman ninyo kanilang mga plataforma at nang sa ganun, kapag kayo ho naman ay magpapasya ay maisulat ninyo sa balota kung sino yung sa inaakala ninyo ay lapat sa inyong mga panglasa. Attorney, let's get it straight. Bakit Congress agad? Meron po kasi akong nais isulong ang pagbabago po sa 2nd District ng Rizal. Mm. At sa tulong po ng mga tao ng 2nd District, hangad ko pong maisulong ang aking mga adhikain at mga layunin para po sa ating lalawigan. Bakit pagbabago? Marami bang siraulo doon sa inyo? Kailangan baguhin? Oh. Hindi naman po. Napakalaki, napakalawak, napakadaming tao ng 2nd District. Mm-hmm. At panahon na po na mahati. Nais ko pong isulong ang panukalang redistricting o ang paghahati-hati ng mga bayan ng 2nd District. So parang magkaroon ng panibagong distrito. Opo. Dahil malaki na. Opo. Yung, pero ano yung pagbabago ang nakikita niyong kailangang mangyari doon sa lugar na yun? Bukod doon sa paghahati-hati, meron bang mga significant na hindi nagagawa na dapat na magawa? Sa ngayon po, okay naman po. Ang hangad ko lang po ay mabukod ang mga bayan-bayan dahil napakalaki na po, napakalawak at napakaraming tao. At kailangan po ang ating kinatawan ay abot kamay sa mga tao. Ba't hindi ba kaya yun ng mga nakaupo ngayon at yung mga tumatakbo ngayon? Kailangan ikaw at dahil ikaw ang maabot lang nila? Ganun ba? Hindi naman po. Dahil po sa aking, ang aking adhikain po kasi ay lumapit sa tao. Ako po ay nag-iikot at meron po akong mga programa sa mga barangay
At malapit po ako sa mga tao, kaya naniniwala ho ako na ako po yung maaasahan na maglingkod bilang kinatawan sa second district po. Ganon din naman lahat ng mga politiko, lumalapit sa tao, lalo na pag eleksyon, di ba? Madaling lapitan. Pagka nanalo na, mahirap nang hanapin. Di ba? Ganon ang mga politiko. Pagka nakangampanya, ikot na ikot. Pag nanalo na, ayun, siya na lang nagpapaikot. Ganon ang nangyayari. Baka naman, bata ka pa kasi na, kumbaga, parang as compared dun sa mga kalaban mo sa politika, hindi ba mas maganda na makatulong ka sa kanila dun sa ginagawa mo na ngayon? Or nakikita mong you really need to enter into politics? Wala naman po siguro sa edad yung paglingkod sa bayan. Mm-hmm. Hindi lang naman po edad yung ating pamantayan sa pagboto ng ating mga pinuno. Nandyan po ang kakayahan, nandyan ang programa at plataforma at kung ano ang pwede natin magawa para sa ating distrito. Sila walang kakayahan? Hindi naman po. Hindi naman. Hindi naman. Pero mas magaling ka sa kanila? Opo. Bakit ka mas magaling sa kanila? Unang-una po sa kakayahan. Alam ko, mas matanda na sila. Hindi naman po. Bakit mas magaling ka sa kanila? Kakayahan, karanasan at ang kabataan na nais ko din pong gamitin upang makapaglingkod sa ating bayan. Kakayahan, nakapag-aral po ako, abogasya, nakapagdalubhasa din po sa batas. Mm-hmm. At nais ko pong gamitin yung mga natuklasan kong mga sikreto sa kaunlaran ng mga ibang bansa upang umunlad din ng ating lalawigan. Bakit napunta kayo ng Rizal? Di ba mga Dabawen yung Nograles? Mga kamag-anak po ng aking ama nasa Davao, pero ako po ay taga Montalban. Doon ka talaga lumaki? Meron po kaming property doon. Oo. Acquire po namin mga 10 years ago. So 10 years ka pa lang na tumitira sa Rizal? O wala pang 10 years? 10 years po. Saan ka talaga lumaki? Sa Manila po. Sa Manila. So bakit mas pinili mo sa Rizal? Meron po kasi kaming property doon at ako po ay naglingkod sa provincial government ng Rizal po. Ng Rizal. Anong nakita mo doon sa panahon ng naglilingkod ka sa gobyerno ng Rizal? Marami bang mga hindi nagagawa? Hindi naman po. Naging mas malapit po ako sa tao. Natuklasan ko yung mga iba't ibang pangangailangan, iba't ibang mga problema. Naghandog po ako ng libreng serbisyong legal advice, at namulat ang aking puso at isipan na gusto kong maglingkod bilang kinatawan sa pangalawang distrito. Sinong nag-convince sa'yo na into politics? Sarili mo lang o merong mga influences ka from yung mga kamag-anak mo na mga politiko? Sa mga kamag-anak din, at nung ako ay nag-aral sa Amerika, naging kaklase ko din po kasi mga public servants mula sa iba't ibang bansa at na-impluensya ako na gustuhan ko yung policy making, yung paggawa ng mga policies, pag-implement ng mga batas, at nagturo din po ako ng batas. Kaya malapit po talaga sa aking puso ang batas at public service. So bukod dun sa paghahati ng distrito, anong pangunahing batas ang gusto mong maisulong na primarily ay makikinabang ang mga taga-Rizal? At alam mo naman ang batas kasi national naman yan, hindi naman yan ordinansa lang, ano? Pero anong naiisip mo na lapat na kailangan ng... Kasi ang dami na nating laws eh. Kung minsan, ang nagiging problema na nga is more on the implementation. So, pero as for certain, as a lawyer, meron ka na sa isip na immediately, I want these things to be passed as a law. Una po sa lahat, pinag-aaralan ko yung panukalang health insurance para sa mga barangay health workers para po mabigyan sila ng proteksyon. Pinag-aaralan ko din yung mapalawak ang social pension para sa mga senior citizens. Mm-hmm. Pinag-aaralan ko din yung sa kabataan, yung sa SK, yung magkaroon ng sariling pondo ang SK, magkaroon ng allowance ng sahod ang mga SK kagawad para ma-empower natin yung youth sa leadership. So ito yung mga primary na gusto mo matutukan once na ikaw ay naging kongresista at maisa batas. Anong nakikita mo na problema natin ngayon na hindi masyado na i-implement when it comes to existing laws that we have? Existing laws na hindi po na i-implement? O na tingin mo, maaaring kailangan amyendahan or kailangan na baguhin, o kung hindi man ay tanggalin, o kaya kung hindi man ay
tignan sa oversight para malaman kung naipatutupad ba ng maayos? Have you looked at it already? Kuya, siguro sa traffic laws. Kasi traffic? Ngayon, ang daming nagbabiolate. Mayroon bumuntad sa inyo. Opo. Pagkagaling ka dito, kung bata-traffic ka. Oh. Opo. Anong particular sa traffic laws natin? Kasi yung mga ano natin, hindi na sila traffic law enforcer eh. Naging traffic enforcer, talagang nagpapa-traffic kung minsan. Ganun. So anong specific sa law ng traffic ang nakikita mo? Mga simpleng pagsunod sa stoplight, sa pag-overtake, sa swerving. Napapansin ko din po kasi yun po yung... Marami matitigas ang ulo. Opo, sa kalsada po. Anong nakikita mo doon? Bakit hindi na ipapatupad yung... Parang halimbawa, minsan simpleng gano'n na traffic rule. Parang maraming suwail. Implementation, napapansin din siguro ng mga motorista na lax yung pag-implement ng batas. Kaya akala nila na maaari na nilang ilabag o i-violate yung ating mga traffic laws. Mm-hmm. May nakikita ka bang dapat baguhin sa batas na yan? O kailangan mas iangat, gawing heinous crime yung traffic violation? Yung mga tipong ganun? Wala naman po. Sa implementation lang. Implementation lang talaga. So, do you favor yung itong death penalty? In cases of serious heinous crimes. Anong mga heinous crimes ang tingin mo dapat patawan ng death penalty? Genocide, a crime, mass atrocities, murder, rape, yun po yung mga halimbawa. Yung mga labag sa karapatang pantao. So in case na i-revive ngayon yan, yung implementation ng death penalty, you will be in favor of it? Opo. Mas gusto mo yung, naman. Opo, nakasaad po kasi sa ating saligang batas, in cases involving serious heinous crimes, pwede po sa magkaroon ng batas na bubuhayin ang death penalty law. Mm-hmm. Are you satisfied with the judicial system now of the Philippines? Kasi bilang lawyer, na-observe mo din siguro yung takbo ng ating hudikatura. Nakapaglingkod po ako sa Korte Suprema at nakapagsulat ng mga decisions, Supreme Court decisions. Kaya ako po ay sumusuporta at masaya sa ating sistema ng hukuman. Mm-hmm. Sa tingin mo, wala nang o malinis na ang sistema ng justice natin ngayon? Opo. Okay ang takbo ng nagiging kalakaran? Hindi mabagal? Mabilis ba? Kasi maraming mga kagaya ng Maguindanao massacre na yung bata na ipinanganak that time na nagkaroon ng massacre, malapit na yung gumraduate ngayon ng ano. Oh, kasi bata pa lang ngayon, ano na, nasa high school na yata, magagraduate na. Hindi pa rin nagkakaroon ng resulta yung ano. Ayon sa aking karanasan sa barangay, nais kong pag-suportahan yung alternative dispute resolution sa mga lupon, sa mga lupon tagapamayapa, para po maareglo na natin yung kaso sa barangay pa lang. Hindi na tayo kailangan pumunta sa korte. Mm-mm. Well, maraming nagrereklamo tungkol sa bagal ng takbo ng hustisya. Are you satisfied sa sistema ngayon na ganyan? Kasi marami nang sinasabi nila, kahit sino makausap ko, na even other justices are saying na problema kasi nga yung kakulangan pa din ng mga tao sa korte, kakulangan pa din sa maraming budget na kinakailangan. Naiintindihan ko po yun. Yung ako ay naglingkod sa Korte Suprema, napakadami po talaga. Napakarami namin kailangan isulat, i-research, at napakakapal ng mga folder. Kaya mahirap po talaga ang maglingkod sa Korte Suprema. Kaya naiintindihan ko kung bakit mabagal po yung sistema. So anong nakikita mo doon na adjustment na dapat na magawa? Kasi they are saying na talagang lack of personnel pa rin at... yung budget ay kailangan pa rin i-improve. Do you agree dun sa paniniwala na yan? Partly po, pero ang sa akin po, ang solution ay sa barangay level. Mm-hmm. Dun pa lang maareglo na natin sa alternative dispute resolution, sa mediation, sa pamamagitan ng paggamit ng lupon, para hindi na po natin kailangan pumunta sa korte. Mm-hmm. Nagbibigay ka ng free legal services dun sa mga kababayan mo sa Rizal. Ano nakita mong mga... laging nagiging problema nila?
Yung mga pangkaraniwang problema, yung sa hiwalayan, mga problema sa asawa, problema sa lupa, problema sa anak, sustento, birth certificate. Hiwalayan. Hiwalayan po. So talagang, ano sinasabi mo doon sa mga nagiging kliyente mo na laging nag-aaway, naghihiwalay? Nag-a-advise po ako na hanggat maaari, baka pwedeng ayusin na lang muna yung problema kasi napakahirap ng proseso, matagal, at maraming kailangan requirements. At kung maaari, baka pwedeng maayos na lang ng mag-asawa yung kanilang simpleng pangkaraniwan na problema. Pero naniniwala ho ako na, kapag ang isang relasyon ay may karasan at pang-aabuso, ay hindi na po dapat nananatili ang isang ang mag-asawa sa ganitong uri ng relasyon. So, pabor ka sa diborsyo? Opo. So, kung sakali, you will be sponsoring yung divorce na maging legal din dito sa atin sa Pilipinas. Although, meron tayong annulment na ginagawa. Iba pa rin kasi yung konsepto ng divorce na ginagawa sa ibang country. Do you favor that? Opo. Kasi ang relasyon po ay hindi na po dapat natin i-continue kung may pang-aabuso po. Dahil isa po sa aking adikain yung violence against women and children. Ako po ay sumusuporta doon sa mga layunin na mabigyan ng proteksyon ang karapatan ng mga kababaihan. Paano mo nakikita na sa pamamagitan ng batas ay may strengthen yung pagprotekta sa mga kababaihan? Considering may mga lumitaw recently na mga survey at based on itong latest na mga lumilitaw na mga pag-aaral nila, ang Pilipinas ay isa sa mga itinuturing na dangerous place for women. Anong nakikita niyo dyan? Kailangan mahigpitan ng implementation ng violence against women and children. Yung sa mga protection order, mag-information campaign para ma-educate po natin ang mga kababaihan sa kanilang mga karapatan at sa kanilang mga tungkulin sa ilalim ng batas. Sa Rizal, sa distrito kung saan kayo ngayon tumatakbo, talamak ba ang drugs? Hindi naman po masyado. Hindi naman masyado. Konti lang. Pero marami rin mga nagtutulak, marami rin mga, meron pang mga insidente ng ganun. Magaganda po ang programa ng ating probinsya at ng ating munisipyo laban sa droga. Marami po kaming anti-drugs campaign. Sa katunayan, ako ay nag-organize ng anti-drugs campaign para sa mga TODA. Katuwang ko po ang Dangerous Drugs Board. TODA. Para sa mga tricycle drivers po. Paano ninyo ngayon na tinitignan na mas mapapaigting yung kampanya ng gobyerno against drugs? Meron bang mga batas pa kayo na naiisip na kailangan idagdag sa present laws that we have now? Wala naman po. Ang naniniwala po ako na kailangan lang po ng information campaign na mabigyan po natin ng impormasyon ang kabataan tungkol sa mga epekto ng droga, kung paano ito maiiwasan, at bigyan din natin ng command yung ating mga local authorities para mahigpit na patuparin ang mga batas na anti-drugs. Ang problema nating isa yung sa rehabilitation. Ano ang nakikita ninyo dito na solusyon? Kasi parang maraming mga sumuko that time, marami din ng mga gusto naman din na magpa-rehab, pero nagkakaroon tayo ng problema. Doon sa dami ng sumuko na yon, hindi makonkreto yung ating mga rehabilitation programs and reintegration programs at that. Kailangan na po natin ma-strengthen yung ating local government na ma-rehabilitate yung mga sumusuko, yung mga drug surrenderees. Dagdagan po ang manpower at education campaign po para po doon sa mga sumusuko. You're still young. What is your ultimate goal in politics? To be a senator, to be the president of the republic, or executive, maging mayor ba later on, o magpabalik-balik sa pagiging lawmaker? Hindi ko pa po naisip yung long-term plans. Ang aking personal mission is to improve human capital. Dahil yun po yung napag-aralan namin sa school, sa Amerika po, na yun po ang susi para malutas ang kahirapan sa ating bansa. How do you intend to address that problem in itong sinasabi mo na ito? At ano yung ibig mo sabihin sa human capital? Programang pangkabuhayan, education, scholarship,
na kailangan maging independent yung ating ating mga mamamayan, na hindi sila umaasa. Yung human capital po kasi yun yung education and livelihood. Mm. Kailangan ma-improve na, ma-enhance po natin yung kanilang skill set para po ma-improve ang kanilang employment at job opportunities. So, as a legislator, how do you intend to do that? Skills training, scholarship, investment in education, pagpapagawa ng mga paaralan, pagpapagawa ng mga ospital at mga job fair. So more on funding ito, pagbibigay ng pondo para doon. Kasi yun lang, yun naman ang iniuwi ng kongresista. Okay. Diba, yung mga pondo para for all these projects, yun ang tinitignan ninyo ngayon. Bakit doon ba sa inyo, Sir Rizal, ano ang mas kulang doon sa nakikita nyo? Eskwelahan, meron ba mga kakulangan sa ganyan mga programa ngayon, presently? Wala naman po. Napansin ko lang po, napakalaki po ng distrito. May mga upland barangays din po kami. May mga mountain barangays. Nais ko pong i-improve ang infrastructure, farm-to-market roads, para ma-improve ang accessibility, maging mas malapit ang mga market, mas malapit ang commercial center sa mga mountain barangays po. Mm-hmm. Kumusta yung awareness mo ngayon dun sa inyo? Kilala ka na ba ngayon dun sa inyo sa Rizal? At paano ka nagpapakilala bukod sa pag-iikot na ginagawa mo? Okay naman po. Yung mga kinakamayan ko po, sinasabi, ako daw yung laman ng Facebook nila araw-araw. Mm-hmm. Baka bukas makalawa, artista ka na. Opo. Wala ka namang plano pumasok mag-artista. Wala po. So talagang politiko. Opo. Kasi dalawa nangyayari. Minsan, yung politiko, yung artista nagpo-politiko. Yung politiko nag-aartista. Opo. Mukhang artistahin ka eh. Ay, wala ka namang balak na palitan si Coco Martin. Wala po. Wala po. Yung bang medical marijuana, are you in favor of that? Opo. Dahil sa mga medicinal effects ng marijuana, ako po ay sumusuporta hanggat dahil sa kaniyang epekto at paano ito makakatulong sa mga may sakit. Mm-hmm. Na-try mo na bang mag-marijuana? Hindi pa po. Wala kang bang drugs na tinry? Wala. Kasi minsan yung curiosity ng mga kabataan, no? Na parang pagka, testing lang, never tried. Never tried po. Sa nakikita mo ngayon na mga kabataan na nalululong sa mga ganyang klase, saan ang ugat na tinitignan mo? Lack of information, lack of awareness, hindi bad influence din po. Hindi po kasi nila alam ano yung epekto ng droga. Tapos nai-influensya din ng mga barkada, ng mga peers. Kaya importante po talaga magkaroon ng information campaign tungkol sa anti-drugs po. How can your constituents be sure that na hindi ka magiging trapo? Dahil ako po ay isang kabataan, idealistic, dynamic, creative. Nakita ko po yung mga halimbawa ng mga maunlad na bansa sa Amerika, sa Europa, ang Japan at Singapore. At nais ko pong gamitin ang aking nalalaman tungkol sa kaunlaran para po sa aming lalawigan upang umunlad ang aming lalawigan po. Pero alam mo na mas malaki ang pera kung magpa-practice ka ng law kesa sa maging congressman? Opo. Mas malaki, madali kang umaman pagka ikaw ay abogado, magpa-practice, gano'n ba? Opo. O baligtad, mas madaling umaman pagka congressman. Gano'n. hindi naman para po sa akin, hindi naman po pamantayan yung pera para maging successful na abogado. Ang ginagamit ko po kasi na pamantayan yung natulungan mo na tao. Ilan po yung mga natulungan mo, napanalo mo na kaso, mga napagtanggol mo sa korte. Yun po ang aking ginagamit na basis for one successful lawyer po. So nag-practice ka talaga ng paghawak ng mga kaso. Opo. So ano-anong mga majority na hawakan mong kaso talaga na ikaw ang nag-represent? Mga karapatang pantao, human rights cases, sa mga corporate cases din, may mga labor cases din po, halo-halo po, mga mix of cases po. Sa ilan ang natalo mong kaso? Konti lang naman po. Konti lang. Kasi the reason why I'm asking, kasi minsan dun sa pagkatalo ng isang tao, marami siyang natututunan eh. What have you learned dun sa mga cases wherein na hindi ka naging successful na maipagtanggol?
Ano ba yan? Dahil talagang mali ang pinagtatanggol mo o mayroong mga kakulangan? And what have you learned from it? May mga kakulangan sa mga kaso, sa mga kulang siguro yung na-research ko, kulang yung mga batas na napag-aralan ko, unawaan ko lang na kailangan ko magtiyaga, kailangan ko magsipag pa para matuto dahil ang law, ang pagiging abogado ay never-ending process yan. Kailangan lagi pong natututo, lagi po kami nag-aaral ng mga batas at ng mga panibagong kaso na ilinalabas ng Korte Suprema. How are you going to apply those learnings sa pagiging isang kongresista ngayon? Yun po yung perseverance, yung tinatawag po natin na grit, passion and perseverance. Yun po yung natutunan ko bilang abogado na kailangan laging magtiyaga. Hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay nabigo, ay tapos na. Lagi kong ipagpapatuloy ang aking laban. What's your highest goal for your constituents? Improve the human capital, improve the standard of living, eliminate poverty and inequality. Yung elimination of poverty, matagal nang nadidinig yan sa bibig ng mga politiko. Pagka may tumakbo, eliminate poverty, ganito, ganyan, lahat. Pagka nangangampanya, ganun, eliminate poverty. Hanggang ngayon, dumadami pa ng dumadami. Saan ang nagiging problema? Bakit? Siguro dahil po doon sa human capital na nabanggit ko po kanina, low skills, wala pong training, lack of education. Kaya doon ko po nais pagtuunan ng pansin ng aking mga programa at proyekto. Pero hindi nyo ba napapansin na marami tayong mga skilled workers, marami din tayong mga graduates na kung minsan hindi makakuha ng trabaho. Kaya yung mga teachers natin, graduate ng education, napupunta ng Taiwan, nagiging domestic helpers. Yung mga graduate natin ng nursing, napupunta ng ibang countries, nagiging domestic helpers. Kaya ngayon, may problema doon sa Taiwan, pinangalanan na Maria yung mga Pilipina dahil mga Maria daw ay mga domestic helpers. And all of those kind of things na nakikita natin, ang daming graduates, nakatapos, pero walang trabaho. Is that lack of training, lack of education, lack of skills wherein kahit na may skills ka, wala kang trabaho, kahit na may education ka, wala kang trabaho? Hindi naman po. Hindi lang po nagtutugma yung skill set, yung pinag-aralan doon sa pinag-a-applyan nila na trabaho. Kaya kailangan po natin ng job fairs para po ma-match natin yung skill set ng mga applicants doon sa mga employers. Mm-hmm. So, paano mangyayari ngayon yun? Pwede po ako mag-organize with DOLE, maging katuwang po natin sila sa paggagawa ng mga programa tulad ng mga job fairs para po makita natin, ma-match po natin yung skill set doon sa employer. So isn't it something na kailangan na dun pa lang sa umpisa bago magbigay ng skills, bago magpapasok ng marami sa mga educational institution ng ganitong mga kurso, na-assess na kagad ito na kung saan talaga may bulto at merong pangangailangan na hindi yung nagkaroon ng dahil, maraming nurse, naipon ng mga nurses. Tapos after that, wala namang pasukan ng mga trabaho. Kasi sinasabi nyo, matching eh, no? Paano mag-uumpisa yun dun pa lang sa kurso, pagpili pa lang ng course? Opo, so sa job fair po, nandun po yung resume at nandun po yung pag-aaralan po ng organizer yung mga possible employers at susubukan pong i-match kung ano yung mga skills na pwede natin itugma doon sa demand for skills, doon sa market natin, labor market. Pero marami tayong nagiging surplus dahil maraming kumukuha ng mga iba-ibang mga pinag-aaralan nila na hindi naman doon ang bulk ng trabaho. So how do you intend to solve that sa umpisa ng bago ako mag-enroll, bago ako pumasok, bago ako kumuha ng skill, alam ko na eto dito mas merong job match sa mga ganito, mas marami. Kailangan po natin mag-organize ng mga career orientation seminars kung saan bibigyan na po natin ng orientation yung ating mga freshmen kung ano po yung mga possible careers, ano yung mga pwede nilang maging trabaho kapag ito yung kurso na kanilang kinuha. When you took up law, what was the deciding factor? Bakit ka nag-law? Ako po kasi ay nagmula sa pamilya ng mga abogado. Mga magulang ko po, ama, ina, parehong abogado, kapatid ko, abogado. Lagi nga kami nag-aaway sa bahay eh. Walang katapusan ng debate.
At yun po ang aking naging inspirasyon para mag-aaral. So parang dahil yun ang nakamulatan mo, yun ang nagtulak din sa'yo to be a lawyer. Okay. Meron tayo hong mga kababayan na gusto makipag-usap sa inyo in a little while para malaman kung ano yung inyong mga iba pang bagay na gusto mangyari para sa at yung gusto naman nila para marinig din naman ninyo at makapag-decide sila later on kung kayo ba'y kanilang iboboto o hindi. Sa pagbabalik na ating programa, ang bawal ang pikon! Yes, so, programa ang bawal ang pikon! Yes, tama pa rin po natin, Attorney Juan Fidel Nograles, Rizal 2nd District Congressional Candidate. Kasama natin ngayon ang ilan sa ating mga remote points sa Cardona, Rizal, si Joseph Gapus. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Cardona. Ano, may paglilingkod, nandito po si Attorney Nograles at ano ang inyong ibig na iparating at alamin sa kanya? Po, Kuya Daniel at Attorney Fidel. Ang tanong ko po ay, Attorney Fidel, kung ikaw ay magpapatuloy sa iyong pagkandidato at manalo, ikaw ba ay may intensyon na tumakbo sa susunod na dalawa pang term para ma-max out ang 3-term? At ano po ang mangyayari pag natapos mo ang 3rd term? Kung halimbawa na ito yung mangyayari po. Gusto mo, plano mo bang may yung 3rd term ay tapusin? Sa ngayon po, Kuya, hindi ko pa po naiisip yon dahil ang prioridad ko po ang redistricting o mahati-hati ang 2nd district. At depende po yon kasi marami pong pagbabago kapag ito ay natuloy. Magkakaroon po ng mga bagong distrito at may mga bagong meron din mga bagong players. So hindi po natin sigurado kung tayo ay tutuloy. Bakit hindi iniisip yan nung kasalukuyang congressman ninyo sa palagay mo? Hindi po ako sigurado. Meron bang nakikita kayo na hadlang o meron bang pumipigil para magkaroon ng additional na district sa inyo? Sa akin po, wala pong pumipigil. Na... Kasi may requirements naman yan eh, di ba? As soon as pasok na kayo dun sa requirements, that can always be, ano, di ba? Parang that can always be done. Bakit hindi ginagawa ng mga congressman ninyo ngayon kung pasok na ngayon yan sa requirements ang Rizal? Siguro po kuya yung lack of political will. Sa politics po kasi importante na meron po tayong political will and determination to implement our programs and platforms. So ngayon, parang iniisip mo muna, panalo nyo muna ako ngayon. Pag nanalo ako ngayon, magre-redistrict tayo. Maraming pagbabago dyan dahil madadagdagan ng congressman doon. Hindi ba ganun na mangyayari dyan eh? Kasi may panibagong distrito. May mga panibagong distrito at marami pong pagbabago sa political arena po ng aming dalawin. So, ano ngayon mga hindrances na nakikita mo dyan na sasagupain mo pagka isinulong mo na yan? Kasi, syempre may kokontra dyan at maraming gagawa ng paraan para hindi mo maituloy yan. So, what are the major challenges that you're expecting? Sa tingin ko po, Kuya, wala naman pong kokontra kasi local legislation po ito sa Congress. Wala naman pong pakialam yung mga ibang kinatawan doon sa bill na isusulong ko dahil this is concerning my own district po. So hindi mo naman nakikita na there will be other forces other than the people in Congress na maaaring maglabi, maaaring gumawa ng iba't ibang mga storya para hindi matuloy yan. Opo, dahil isa po itong local legislation, local bill, at hindi naman po ito concern outside the areas of concern of other lawmakers po. So anong benefits ang makukuha ng mga taga-Rizal kung magawa ninyo yan? Para at least alam nila na, oh, suportahan natin yung gusto mangyari ni Congressman na magkaroon ng paghahati ng mga distrito pa, magkaroon ng additional. Ano bang mga mapapakinabang nila dyan na naiisip mo para alam nila? Bawat kinatawan ho kasi ay may pondo, may development fund na maaari niyang gamitin para sa kanyang distrito. So, dadami po ang pondo. At ito ay akma lamang dahil napakarami pong tao sa 2nd district. At ito ay maaaring gamitin para sa development.
kaagapay ng aming punong dalawigan at ng aming punong bayan. So parang mas maraming mga representante, mas maraming maibibigay sa kanila at madadala sa Rizal. Opo. Okay. Salamat po sa inyo diyan. Meron ka pang ano, may follow-up ka ba? Na gustong alamin. Sabi niya, ngayon muna, di pa nga nananalo ngayon, gusto mo na kaagad, isipin na kaagad yung next term. May follow-up question ba kayo diyan? Wala na po. Kuya Daniel, salamat po. Okay, sige. Maraming salamat. At sa Rizal naman tayo, sa Teresa Rizal, si Paul Casis naman nating kausapin. Magandang umaga po dyan sa inyo sa Teresa. Nandito si Attorney Nograles. Ano po ang may patilingkod? Good morning po, Kuya. Good morning, Attorney Nograles. Ano po ang naging motivation nyo in helping out the poor, knowing that they can... Soundcheck, 1, 2, 3. Ano po ang inyong magiging plano to give stable livelihood sa ating mga kapwa may hirap? Teka lang, Paul, ah. May alien na pumasok. Eh. Parang na-invade kami. Ah. Pakiulit mo lang kasi nagkaroon tayo ng interference dito. Pakiulit lang yung tanong, Paul, please. Sige po. Ano po ang naging motivation nyo in helping out the poor, knowing that they can pay you back? And as a bachelor lawyer, ano po ang inyong magiging plano to give stable livelihood sa ating mga kapwang mahihirap? Ano ba ang motivation mo? Pagdating po sa motivation, naalala ko lang po yung sinasabi ni Spider-Man na with great power comes great responsibility. At ako po, nakapag-aral at nais ko pong gamitin ang aking mga nalalaman tungkol sa kaunlaran, sa development upang matulungan po ang ating mga kababayan. Isa, Paul? Pakiulit mo ang isa? Apo. Ano po, Attorney Nograles, ang inyong magiging plano to give stable livelihood sa ating mga kapwang mahihirap dito sa Rizal? Livelihood? Pagkakaroon po ng mga programang pangkabuhayan. Halimbawa ho, sa Tanay, meron po akong inisulong na programang pangkabuhayan, mga livelihood manicure sets, beauty care, cosmetology. At nakita ko po na yung mga natulungan ko, naging magaling po sila sa beauty care and cosmetology. Nagkaroon po sila ng mga trabaho sa bayan. At yung mga galing sa mga mountain barangays ay umunlad yung kanilang skill set. At ito po ang nakita kong solusyon na dumami yung programang pangkabuhayan. Ito parang mga test the test the training. Test the training na dinadala doon. At ito'y pinangangasiwaan ng congressman ninyo doon o ng local government? Meron po sa local government. Opo. Pero you've started also helping them out with that. Opo. How do you help them? Meron pong funding. Nakakuha po ako ng funding from an NGO na gumawa ng... Nag-organize po kami ng livelihood training. At ako po ay nag-ikot sa mga iba't ibang barangays, kumuha ng mga kababaihan na willing pong matuto sa beauty care tsaka sa cosmetology, at binigyan po namin sila ng libreng training. Tsaka may mga kasama pang mga manicure sets. Well, alam kong you're a lawyer, kaya mas inclined ka doon sa paggawa ng batas. Pero hindi mo ba nakikita na mas meron ka rin magagawa kung nasa executive ka? Dati po, nakapaglingkod po ako sa executive branch at policy making din po yon, pero mas malapit po talaga ang aking puso sa legislative. Kasi naging na deputy administrator ka? Opo, sa Rizal Provincial Government. Hindi mo ba nakikita na mas... kasi meron kang direct hand sa sa kanila, paglapit sa kanila, pagtulong sa kanila. Hindi ba more on executive, magiging effective ka din? Effective din naman po. Malapit ho kayo sa tao, frontliner ho kayo. Pero mas gusto ko po yung kinatawan, yung ikaw yung representative ng mga tao, tapos ikaw yung linalapitan at meron kang mga panukala na isusulong para sa kapakanan ng inyong kinakatawan at pinaglilingkuran. Ngayon, ang nakikita, ang inyo bang unemployment doon sa Rizal, mataas ba ang bilang?
Hindi naman po masyadong mataas. Hindi naman masyadong mataas. Pero ano ang mga, ganun pa rin ang nakikita niyong sanhi ng unemployment sa inyo? Kulang ng kaalaman, skills? Or wala lang talagang placement ng trabaho? Isa rin po yung walang placement, isa rin po yung kakulangan ng kaalaman, skills. Kaya nais po natin improve yung both supply and demand side. Kumusta ang ano doon? Ang ngayon ay present na pinagkakakitaan. Ano bang major na ano ng kabuhayan doon sa inyo sa Rizal? Pagsasaka, pangingisda, at market. Mm-hmm. Doon ba sa pagsasaka, pangingisda, at market, may mga kailangang legislation na magawa? Kasi kung minsan ngayon, maraming, like halimbawa, yung protection natin sa environment, minsan lang yung pangingisda lang, naaabuso din yung karagatan dahil maraming mga pabaya. Meron ba kayong nakikita doon na kailangan i-legislate to protect yung mga pangunahing hanap buhay na meron kayo dyan sa Rizal, kagaya ng pangingisda, pagsasaka? Nice ko pong pag-aralan yung panukala na magkakaroon ng mga cooperative, ng mga samahan, yung ating mga mangingisda, mga magsasaka. As of now, wala ba? Meron din naman po, pero hindi po masyadong napapatupad. Hindi po masyadong malakas yung... So anong gusto niyong baguhin doon sa sistema na yun ng kooperatiba? Para po mas magkaroon tayo ng mga samahan at may mga organizations po tayo at yun po ay magiging pagkakataon, opportunity kung saan pwede po sila mag-negotiate, ma-air yung mga grievances nila sa ating pamahalaan. Mm-hmm. Ano ba primary problema ng mga magsasaka nyo ngayon doon at ng mga mangingisda? Yung usual lang po, yung poverty, farm-to-market roads, accessibility ng market, infrastructure. Mm-hmm. So pagka naging congressman kayo, maraming build doon pagka nagkataon? Opo. Maglalagay kayo ng mga farm-to-road market. Ang pasisimento ko, yun ano. Opo. At yung mga mukha nyo kung gusto nyo. Kasi maraming problema yung hindi nadadala sa na mabilis yung produkto. Ano bang sinasaka nila doon sa inyo? Halo-halo po, iba't ibang mga uri, mga fruits, mga vegetables, lahat po ng klase. Ay kumusta ang ating ano doon, ang ating peace and order? Okay naman po. Parang pwedeng maglakad ng maayos sa gabi po. Na pagdating mo ng bahay, buo ka pa rin, ganun. Okay pa naman. Kasi minsan, yun ang isang nagiging problema sa negosyo, di ba? Ang mga investors nyo ba, meron bang pumapasok na mga investors? Opo, opo. Ano-ano mga investment na meron ngayon dyan? Halo-halo din po. Sa katunayan, ang Rizal ang isa sa mga pinaka-competitive na mga provinces sa ating bansa. Mm-mm. At lagi po siyang nagtatop sa mga surveys po. Mm-mm. Dahil po sa mga investors. Mm-mm. So, dun ba sa ganun, how do you think matakatulong ang isang congressman to entice more investors sa inyong bayan? Creation of jobs, programang pangkabuhayan, infrastructure, at yung isa ko pong naisip, yung pagkakagawa ng mga special economic zones, kung saan pwedeng may mga incentives for investment. Mas mababa ang tax. Wala namang mga nakakapatay na batas dyan para yung mga investors lumayo. Wala naman po. So okay naman na, kumbaga parang yung mga incentives. Tax ninyo, incentives. Tax incentives ninyo dyan. Meron pa tayo sa Tanay, Rizal, si Ramil Capistrano. Ramil, magandang umaga sa inyo dyan sa Tanay. Tuloy po kayo at nandito si Attorney Nograles. Anong may paglilingkod sa inyo? Teka, Ramil. Ramil, hindi kami marunong magbasa ng lobby lang eh. Baka pwedeng lagyan mo ng audio. Ramil, teka muna. Paki-check. Hello, 1, 2, Yan. Go ahead. Sige, Ramil. Magandang umaga po, Kuya Daniel. Ganun din po sa inyo, Attorney Fidel Nograles. Ako po si Ramil Capistrano. Ang tanong ko po ay, paano po kami makakaasa na di lamang ngayong halalan ang inyong serbisyo at hindi kayo magiging invisible sa paningin naming mamamayan. Yun lang po. Salamat po. Kasi marami ngayong siguro dala din minsan na mga politiko na visible pagka eleksyon. Nakakakamay pagka eleksyon. Pagka tapos na eleksyon,
invisible na. Oh. Yes, attorney. Alam niyo po, ako ay nagulat nung ako ay nagsimula na po kasi ako mag-house to house. Pakilala lang po, nagugulat po yung mga tao. Akala ko nila konsehal. Sinasabi ko po, hindi po congressman. Ngayon lang daw sila nakakita ng congressman na nagbabahay-bahay, na nag-house to house. Kaya na-assure ko po, makaasa po ang Rizal na ako po ay laging nandyan, madaling lapitan, at laging nais ko po maglagay ng mga opisina sa mga iba't ibang bahagi ng ating distrito para po hindi na po kailangan pumunta sa mga malayong lugar ang ating mga kinakatawan. Ilan ba ngayon ang population niyo? Malapit na rin po mag 1 million. Malapit na rin. Malaki-laki na rin. Ano? Malapit na mag 1 million. Ilang square kilometers bang sakop ninyo sa Rizal? Hindi po. Hindi naman kasing laki na Singapore o gano'n. Kasi ng... hindi naman. Hindi, pero almost 1 million na rin ang botante ninyo. Opo. Malaki-laki na rin yan. Meron tayong isang FB question. Maraming salamat po sa inyo dyan. Hindi daw siya magiging mahirap lapitan at mahirap hanapin. So, kasi merong ganun nga, madaling lapitan, mahirap hanapin. So, madaling lapitan, dapat madali ding hanapin. Pakitanong po, sabi ni Jigs Adswara mula sa Facebook, kung anong stand niya sa quarrying dito sa Montalban. Quarrying, ano bang, marami ba nagko-quarry doon? Opo. Ang quarrying po ay source ng livelihood. Ito po ay pinangkukuhanan ng pangkabuhayan ng mga tao sa Montalban. Kaya ako po ay sumusuporta dito po. As long as responsible po, responsible quarrying. Kumbaga, kailangan observe natin yung mga batas, yung mga regulations na iniilabas ng DENR sa paggamit ng ating natural resources. Huwag naman yung magkukost na ng mga landslides at kung ano-ano pa na dahil hindi dumaan doon sa tamang proseso. Opo. Marami, wala bang mga nakakalusot sa mga ganyan? O wala bang mga pailalim na mga transactions? Kaya yung quarrying ay nagkakaroon ng mga illegal quarrying? Wala naman po. Mahigpit po na pinapatupad ang mga rules and regulations sa quarrying po. Kaya kailangan po maging responsable sa paggamit ng ating mga kabundukan. Ayan. Okay. Meron tayong FB reactions. 157 nag-like. Love, love, love sa'yo. Ay 64. May natawa na tatlo. May nag-wow na apat. May nalungkot na isa. Palagay ko, yung nalungkot na yun, gusto mag-artista ka. Palagay ko si Jaja yun eh. Dahil hindi ka daw dumiretso sa makeup room. Wala namang nagalit. Okay. At meron tayo ditong complete me, Attorney Nograles. Yung complete me natin, ito. Mga alam mo naman to dahil, kumbaga, millennial ka pa eh. Pakibasa lang ng malakas, Attorney, at pakikumpleto lang po. Kapag ako ay nanalong congressman ng Second District ng Rizal sa 2019 midterm elections, ipinapangako ko na mahahati ang Second District sa iba't ibang bahagi. Mahahati. Magkakahati-hati na kayo ngayon dyan sa ano. At pag nahati, ay mas malaki ang chance na may mas maraming pondo. Kasi yun lagi ang ano doon eh. Pagka nagkahati-hati sila, mas maraming representative, mas meron silang pondo para doon sa kanilang bayan. Wish you good luck, attorney. And sana ay manatili kang madaling lapitan at madaling hanapin. Ayan. Kahit na nanalo ka na. Rizal 2nd District Congressional Candidate Attorney Juan Fidel Nograles. Dito lamang po sa programa ang Bawal ang Pikon! 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6.